target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sa pulka ni Ka-Rex Cayano. Sa Target. On air. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Kanina, bago ho mag-umpisa mga kaibigan na yung Senate hearing at personal hong dumalo ho doon. Si Vice President at Secretary Inday Zara. At napakinggan ko kaninang umaga sa isang interview sa radyo at na-monitor ko doon si Senator Bato de la Rosa. At naniniwala ho yung mama na meron daw hong posibleng kapwa niya ho senador. Yung nagkalat kumbaga yung sinasabing pabor down ibalik, yung sinasabing confidential fund ani VP Zara. At nilinaw ho nung mama at kino-question nga ho niya dun ho sa privilege speech yung mga kaibigan na sinasabi ho ni Senator Bato de la Rosa na 24 ho na senador ay mukhang siyam at mukhang may lumusot at di ho natin mawari kung sino hong senador ang nagkwento dun ho sa isang news online site. Kumbaga doon ho lumabas na sinasabi, teka pabor ho yung siyam na senador ho mga kaibigan na ibalik yung sinasabing confidential intelligence fund. Pero nagsalita na ho dyan ang tanggapan ho ni OBP na kung tutuusin ho mga kaibigan, ito ho kasi yung pinagmulan anong kaguluhan na sinasabing intelligence fund. At itinakda ho yung Senate Ethics Committee adon ho sa investigasyon mga kaibigan, yung sinasabing information leak hingil ho doon sa napag-usapan anong ilang mambabatas. Pero nabasa ko doon ho sa mga ilang comment section na lumalabas ho doon na todo depensa mga kaibigan ay itong si Senator Bato de la Rosa. Ang punto ho nung mama eh kumbaga yung pinag-usapan ho nila sino ho yung nag-leak, sino ho yung nagkwento doon ho sa isang news online reporter mga kaibigan para lumabas yung sinasabing plano anong siyam na senador mga kaibigan na pabor ho sila doon ho sa confidential at intelligence fund mga kaibigan. At di ba nagsagawa ho ng executive session anong November 6 yung mga kaibigan at nagsalita ho dyan si Senador Nancy Binay. Si Senator Nancy Binay, siya ho yung chairman ng Senate Committee on Ethics na inatasan ho ang plenaryo na mag-imbestiga. Doon ho sa nabulgar ho na siyam na senador na sinasabi pumabor ho sila. Di ba na ibalik ay yung 650 million na confidential at intelligence fund mga kaibigan. Ha? Pero kanina ho, doon ho sa Senate hearing, at nagsalita na ho doon ang tanggapan ho ni OBP mga kaibigan at siguro mas mainam na hindi na ho ibalik doon ho sa OBP yung sinasabing intelligence fund mga kaibigan. Dahil ako natatandaan nyo, eh di ba tinanggal na nga ho ng House of Representatives yung mahigit ho doon sa 1.23 billion halaga. Ito ho yung confidential fund o limang ahensya mga kaibigan ha doon ho sa 2024 proposed budget. Kabilang ho dyan yung 500 million na nakalaan dapat dyan ho sa OBP at saka ho yung 125 million naman. Yan naman ho yun sa Department of Education ho mga kaibigan. Ito kasi yung unang kinwestiyon ni ACT Bartolis si Congresswoman na Franz Castro mga kaibigan. At matapos naman hong i-expose ho yan, kumbaga hindi ho tumigil. At doon ho sa programa ho, si dating Pangulong Digong o doon ho sa SMNI para ibulgar naman. Yung sinasabing dyan ho sa House of Representatives. Di ba, kumbaga iulat ho nila kung paano ho ginagamit yung sinasabing pondo, ano mga ilang mambabatas.
Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Karex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Karex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.